Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngala ng Allah, ang mapagpala at mahabagin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal nating mga kapatid, samantalahin natin ang paggawa ng kabutihan at iwasan natin ang mga ipinagbabawal habang buwan ng Ramadan. Ipagpatuloy natin ang ating mga mabubuting hangarin na kung saan ito ay makakatulong sa ating mga minimithi. Makakasama pa rin natin si Sheikh Mujahid Commander na kung saan siya ay sasagot at magpapaliwanag sa ating mga katanungan. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Narito ang katanungan. Nararapat din bang mag-ayuno ang taong may karamdaman at ang taong nasa paglalakbay? Ano ang patakaran sa Islam o ano ang hatol nito sa Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ang taong may karamdaman, kung pag-uusapan natin ito ay napakalawak pag-uusapan ang tungkol sa paksang ito. Nabanggit ng mga pantas, al-marid alladhi yurja bur'uhu, ang taong may karamdaman o di kaya ay may sakit na mayroon pang pag-asa na gumaling ay pinahintulutan na huwag ng mag-ayuno. Gayon din ang musafir, ibig sabihin ay ang taong naglalakbay ay pinahintulutan na huwag ng mag-ayuno. Subalit, yajibu alayhim al-qada, ibig sabihin ay nararapat sa kanila ang tinatawag na qada. Ang ibig sabihin ng qada ay babayaran nila ang mga araw na hindi nila napag-ayunohan kapag natapos na ang buwan ng Ramadan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqarah 184 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, datapwat ang sinuman sa inyo na may karamdaman, ibig sabihin ay may sakit. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, o di kaya ay nasa paglalakbay, pumunta siya sa malayong lugar. أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, ang nakatakdang mga araw o ang nakatakdang bilang ay papalitan na lamang sa ibang araw. Ibig sabihin, ang mga araw na hindi napag-ayunuhan dahil sa siya ay may sakit o dahil sa siya ay nasa paglalakbay, bibilangin ang mga araw na hindi niya napag-ayunuhan pagkatapos ng Ramadan ay papalitan niya ang mga araw na iyon na hindi niya napag-ayunuhan. Gayon din ang taong nag-ayuno na sa palagay niya ay mamamatay na siya dahil sa kanyang gutom. Mapapahamak na sa gutom, mapapahamak na sa uhaw. Kung saan ay kahit na siya ay hindi pa nasa paglalakbay, kung sa palagay niya ay mapapahamak na sa sobrang pagkagutom at sobrang pagkauhaw, ay pinahintulutan na siya na itigil na niya ang kanyang pag-ayuno sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, minamahal tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang sabi niya sa banal na Quran? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Nisa, ika-29 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, wala taqtulu anfusakum, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili, huwag kayong magpakamatay. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, katotohanan na ang Allah sa inyo ay pinaka mahabagin. Ibig sabihin, mahal tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya bibilangin din niya ang mga araw na hindi niya napag-ayunohan at papalitan niya pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Maraming salamat, Sheikh. Tungkol naman sa taong may karamdaman na wala ng pag-asang gumaling ay sa pagbabalik ng programang magtanong.
Magtanong. Magtanong. Magtanong kay Sheikh Mujahid Commander. Nagbabalik ang programang Magtanong. Bilang karugtong ng ating katanungan ay, papaano naman ang taong may karamdaman na walang pag-asang gumaling? At ang mga matatanda na hindi kaya pang mag-ayuno? Ano naman ang hatol o patakaran nito sa Islam? Tungkol naman sa taong may karamdaman na kung saan ay wala ng pag-asa na gumaling pa. Al-marid alladhi la yurja bur'uhu. Ibig sabihin ay tinutukoy ng mga pantas ay tungkol sa taong may karamdaman o may sakit na wala ng pag-asang gumaling pa. Ay pinahintulutan na huwag nang magayuno. Siya ay wala ng pag-asang gumaling pa sang-ayon sa resulta ng mga doktor na maaasahan sa kung saan ay sila ay mapagkakatiwalaan. Kapag sabi ng mga pantas, ang taong ito na may karamdaman na wala ng pag-asa na gumaling pa ay pinahintulutan na huwag nang mag-ayuno. Gayon din ang matanda, as-shaykhul kabir, matandang lalaki, wa al-mar'atul agyus, ibig sabihin yung babaeng matanda na, pinahintulutan din sila na huwag na silang mag-ayuno. Subalit, ang nararapat nilang gawin ay magpakain sila ng isang mahirap, ang tinatawag na miskin, sa loob ng isang araw ay sila ay magpapakain ng isang mahirap o di kaya ay miskin. Yun yung tinatawag sa wikang Arabic na fidya, na kung saan ay makikita natin sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, ayon sa kahulugan ng talatang ito, at sa mga tao na walang kakayahan sa pag-ayuno, ibig sabihin ay magkakaroon siya ng fidya. Magkakaroon siya ng kabayaran, na ang ibig sabihin ng fidya ay magpapakain. Ta'amu miskin, magpapakain ng isang taong miskin. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqarah 184 na talata. Ibig sabihin ay magbibigay ng fidya ang taong may sakit na wala ng pag-asa na gumaling. Gayon din ang mga matatanda, na kung saan ay kung pag-usapan natin ang tinatawag na fidya ay nagkakaiba ang mga pantas tungkol sa kung gaano kalaki ang ibibigay na fidya. Ibang mga pantas ay sinabi nila na ang fidya kung gaano kalaki ang ibibigay o di kaya ay ipapakain sa taong mahirap ay sinabi ng ibang mga pantas ay kalahating sa, nisfo sa ang fidya na ibibigay o di kaya ay ipapakain ng taong hindi nakakapag-ayuno dahil sa siya ay mayroong karamdaman na hindi nagagaling pa o di kaya ay ang mga taong mga matatanda na hindi na nila kayang mag-ayuno. Ang ibang mga pantas naman ay kahit na hindi pa umabot nang nisfo sa, ibig sabihin na sinabi nila na mud, isang mud lang ang ibibigay nila o ipapakain nila. Ang ipapakain ay ang tinatawag na maaring tamer ang ibibigay na ipapakain sa taong mahirap araw-araw o di kaya ay maaari din na bigas na ipapakain o ibibigay sa taong mahihirap. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Karugtong ng talata na nabanggit natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa kahulugan ng talatang ito, ang sino man na magdagdag, na magbigay siya, na mas maraming ibibigay niya sa taong mahirap, ay فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ, higit na mas mainam. Ayon sa pagpapaliwanag na ibang mga pantas, ang sino man na kukuha, ibig sabihin ay dahil sa ang nararapat niyang gawin ay isang tao lamang na pakakainin niya sa araw-araw, ang sinuman na gusto niya na dagdagan ng isang tao, gawin niyang dalawang tao na papakainin niya araw-araw, fahuwa khairullah, higit na mas mainam sa kanya. Wa antasumu khairullakum in kuntum ta'alamun. Kung kayo ay magayuno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khairullakum, yun ang mas mainam sa inyo, in kuntum ta'alamun.
kung alam lang ninyo. Wa an Ibn Abbas radiyallahu anhu qal, rukhisa li shaykh al kabir ay yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wala qada'a alayhi. Ayon sa sinabi ni Ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipinahintulot sa matanda, hindi na mag-ayuno. Ipinahintulot na huwag nang mag-ayuno ang matanda, subalit siya ay magpapakain, araw-araw na magpapakain siya ng isang taong miskin, wala kada'a alayhi, ibig sabihin ay hindi na siya magkakaroon ng kada o hindi na magiging obligado sa kanya ang kada, ibig sabihin pagkatapos ng Ramadan ay hindi na niya babayaran ang mga araw na hindi niya napagayunuhan dahil sa siya ay matanda at dahil sa siya ay hindi na niya kayang magayuno sa sobrang tanda, subalit magpapakain siya araw-araw ng isang mahirap. Wallahu a'lam. Ang Allah ang higit na nakakaalam. Maraming salamat, Sheikh, at sa ating mga kapatid at mga kababayan. Naway may napulot kayong kaalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.